Mahoa. Gutom sa kasasalita. Minsan nagluluko itong record ng camera ko eh. Minsan nawawala, hindi mo makita. Minsan naman, meron naman. Pero yung pumunta kami ng Antipolo, pangit ang pagkakuha. Tabingi yung camera, tabingi din ang kuha, nakatutok sa daan. Kaya pangit, buti nga na na-erase din. Kaya mag-upload na lang ako ng panibago. Malayo pa tayo. May rocks tayo. Inuutusan parang gwardiya rin. Inuutusan. Dito ah, dito ako. Ay nako, traffic. Sana magawa ng paraan ito. Ganito talaga ang buhay dito sa Metro Manila. Talagang maraming sasakyan dito. Sudat eh.
bike, parang motor din ah. Wala sa ubas din itong driver na ito. Na kasing ginagawang daanan na babo kaya minsan nagkukos na rin siya ng pansamantalang traffic kapag naman natapos na yung mga ano dyan project ni DDS. Natuloy-tuloy yung project ng gobyerno, hindi lang dito sa Metro Manila kundi pati rin dapat sa probinsya para lahat pasinso. Makaganda yung mga ginawang highway, mga tulay, pinagdudugtong, makaganda yung mga project niya ni Pangulong Duterte. Mga sekretary niya ng mga National Highway, sa Secretary Villar, sa Transportation and Communication, sa Grand Supremo Manasan, maganda yung government natin ngayon. Tulad dati parang semi ano ngayon itong ano natin, semi Marcos asensado. Kung hindi lang tayo nagkaroon ng pandemic, itong sakit yung pandemic na yun, maunlad na itong Pilipinas. Nagkaroon kasi tayo ng malaking problema eh. Sa bagay, hindi naman problema lang ng nag-iisang bansa, kundi problema ng buong mundo. Diba? Kaya wala dapat sisihin dyan kasi lahat naman eh nagsasuffer. Yun nga lang yung product ng ano, Pilipinas. Ko alam kung may product ng Pilipinas kasi kumukuha tayo ng mga gamot, vaccination sa ibang bansa galing. Wala ba tayong sariling ano, producer? Produce ng vaccine? Tayo ngayon sa Kalayaan, part ng Makati. Gara ng motor niya.
Pero kung nakapit na 120,